tayo, pausapan natin yung kidney transplant. Tayo nagsaging habang pausapan natin yung kidney transplant. Viewers, hello po sa isang viewers dyan. Kumusta po? Po. Gusto po kayo?
Bila ko ng bag kanina. Hello po sa isang viewers. Kumusta po? Bila ko ng bag kasi ano, ano na yung bag ko, sira na. Hello po sa isang viewer. Kumusta po? Hello po, kumusta po? Tayo nakaano sa ano na lang siguro ako sa Davao Duque ako mga ano na lang kasi wala talaga sa public, wala talagang ano ng orientation na kinitransplant pa. Yes, ano tayo ready. Ano ko, magpa-refer ako sa nephrologist doctor ko. Chat ko pa yun. Ano talaga si public ngayon dahil sa COVID, wala talagang ano muna. Wala po sa dalawang viewers. Kumusta po kayo? Ay, wala. Magandang araw po. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Dito lang ako sir sa Davao. Hello po sir, Bungado TV. Dito lang ako sa Davao, ano, galing ako ng PCSO, nag ano ako.
process ng medical assistance na injection para sa dialysis. Nag-hearing na bang si Ciceron, Sir Bungado? Si ano si Rana to namukuha ng zipper depicto na ang zipper nindo tunta si nabag kaso nanay depict nanay defect ang nanay defect ang zipper kasi man ako sa nahulo ang sunglass ngayon ako magic siya sa pagkasulog dito. Kasi ng bago kaya pa siya i kaya pa siya ipaayos kuhanan tabingon tagihan pa na ako na. So kuhanan na yung bago na ako. Ayun, dito ko sa kuan kanina. Nandun ako sa nandun ako sa thesis. May nakausap ako na ng process din ng injection na injection ba yun? Para sa dialysis. Nakausap ko siya kahapon lang daw na operahan yung kanyang anak na dialysis na kidney transplant doon sa Davao Doctor's Hospital ito sa Davao. So ayun, sabi niya naka ano daw sila sa promo, parang promo ng PhilHealth yata. So, 600,000 yung ano nila para sa operation. Bayad talaga nila cash sa operation ng kidney transplant. At hindi pa kasali dun yung simple kidney donor. So yun, 600,000 yung cash nila na nabayaran nila sa hospital. Talaga, cash. Ano na yun ng government? May tulong ngayon ng government. Kaya palagi akong nag-message sa SPMC Hospital dito sa Davao. Public hospital yan dito sa Davao. Sa ano, regional dito sa Davao. So ayun, wala pa talaga silang kidney transplant dito sa SPMC Hospital. Kaya ayun mga kabato, yung nephrologist doctor ko
Ang clinic niya ay nasa ano, nasa Davao Doctors Hospital, yung hospital na private dito sa Davao City. Sikat din na hospital dito sa Davao. At last August pumunta naman ako doon. At yun nga, i-refer sana ako mag-orient, pero yun, nag-decline ako kasi nga private, napakamahal nung sinabi na ipiprepare na pera daw. More or less 700 to 800,000 pesos for the operation ng kidney transplant. Noong mga time na yun ay kasagsagan pa lang COVID, kaya medyo malaki pa talaga yung cost ng operation. Kasi yun, lahat daw ng gastos na extra ay i-charge sa magki-kidney transplant. Hindi ko pinapabayaan sarili ko, sir. Palagi tayong lumalaban. Laban lang tayo. So, ayun. Kailangan bayaran yung lahat ng mga costs, kagaya ng PPE, sa magkidney transplant daw yun, sa swab test, sa magkidney transplant daw yun. Kaya nag-decline ako ng mga time na yun, tinay ko sa SPMC. Pero hanggang ngayon, wala talagang ano yung SPMC, wala talagang tawag nun. Wala talagang kini transplant pa sila dahil nga sa COVID. So, iwan ko lang ngayon na pero wala pa rin talaga kasi nag-ano naman ako, wala pa rin talaga. Ngayon, bumababa na yung case ng COVID, 2 digits na lang sa Davao City. Di natin paalam sa darating na mga araw. Kasi may nakausap po yung isang ina doon sa PCSO na nag-ano din ng nag-process din ng assistance. At na kinitransplant nga yung anak niya kahapon lang daw. At yun nga, nakakagastos nga daw sila ng 600,000 pesos. Nag-prepare daw sila ng almost 2 million pesos daw yung prepare nila na pera. Na yun daw, hindi pa naman daw na ano, kasi 600,000 daw talaga yung nabayan nila cash. Ano na yan ng government, inalapit na yan nila sa government. Kaya 600,000 talaga yung nagagastos nila. So, 2 million yung pinipera nila. So, yung sobra na pera nila, yung 1 million mahigit, sigurado, doon yan mapupunta sa gamot. Lapit ka sa mga tumatakbo, lalo na aleksyon, mas madali mo kalapit. Oo nga. So, yun nga, sir. Kasi mag-orient pa eh. Kung di ako makapunta ngayon, kasi ano eh, yung nephrologist doctor kasi kailangan mo mag-appointment muna, mag-ask ng appointment, at yun, kapag may appointment na, doon ka pa maka-request sa kanila. So, ayun, mag-request ako ngayon ng appointment at kausapin ko yung nephrologist doctor ko para mag-orient ng kidney transplant sa Davao Doctors Hospital dito sa Davao City. So, yun yung gagawin ko. Orient tayo dito sa Davao Doctors Hospital. Yung ano naman din, yung when it comes to pagkatapos ng operation, siyempre hindi lang doon magtatapos talaga yung gastos sa kidney transplant. Mas malaki pa nga daw yung kadalasan, mas malaki pa yung gagastusin sa gamot. Pero nakadepende yun sa ano, nakadepende kasi yun sa donor. Oh, mas malaki yung chance talaga kisa sa yung dialysis. Kasi yung dialysis, nililinis yung dugo, ibig sabihin
para siyang ano, para siyang temporary kidneys at temporary lang din talaga siya na naglilinis ng dugo in preparation para sa kidney transplant. So yun muna kasi talaga yung dialysis. Dialysis talaga muna habang wala pang kidney transplant, habang hinihintay pa yung kidney transplant, nagda-dialysis muna. Oh, na-try ko na, Ma'am Alo Flores, sila po. Nibu-blue kita at saka si Sir Bungado TV. Yes po, yan po yung ginagamit ko, yung Ipotin Alpha 4000 IU. Yan po yung ginagamit ko. Dati, 2 times a week ako, pero nung dati, naglilimonsito ako at naobserbahan ko habang tumatagal, bumababa talaga masyado yung hemoglobin ko, kaya ayun, nag-stop ako maglimonsito. At pag-stop ko maglimonsito, mga kabato, ayun, nag-show up na yung hemoglobin ko. Kaya sa ngayon, lahat ng mga pagkain na yung ano, yung parang yung suka, parang suka yung lasa, yung maasim, hindi na ako paminsan-minsan lang, kasi dati halos kada kain nilalagyan ko ng limonsito yung pagkain ko, kaya yun, lalong bumababa talaga yung hemoglobin ko. Pero ngayon nga, yun nga, yung time na nag-stop na ako, ayun mga kabato, nag-show up yung hemoglobin ko. At sa ngayon, 1 times a week na lang talaga ako nag-inject sa katawan ko. So, yun. Nakabili ako kasi naubusan ako ng injection nung nagka-COVID ako. Kasi nung nagka-COVID ako, napakahirap talagang huminga noon. Kaya nag-inject ako ng ano, Ipotin para tumaas yung hemoglobin ko. Kaya ayun mga kabato, nakatry ako magbili ng injection Ipotin Alpha sa Mercury Drug Store. 900 plus talaga yung Ipotin Alpha sa Mercury Drug, mga kabato. 900 pesos. Pero kung bibilhin mo yan sa murang gamot sa mga hospital, public hospital ha, public hospital po, or yung mga pharmacy na affiliated sa Malasakit Center na USAP, doon po kayo bumili kasi mga mas mura talaga yung mga pharmacy na yon, yung mga affiliated po sa ano, sa Malasakit Center. Mas mura po talaga yung mga gamot dyan, mga kabato. Calcium, sodium, halos tag is piso, 2 pesos lang yung mabibili mo na gamot dyan. Yung mga pharmacy po na affiliated po sa Malasakit Center, dyan po kayo magbili. Kasi 600 pesos lang po, lalo na sa murang gamot po, yung ano, yung injection, 600 pesos lang po sa ano, sa malas, sa murang gamot. Pero kapag ka sa ano ka magbili sa tawag nun, Mercury Drug Store, 900 pesos po talaga. Minsan 1,200 pesos, depende sa klase. Yung pinakamura nila 900 pesos. Pero kapag ka sa murang gamot po kayo at sa affiliated ng Malasakit Center, magbili 600 pesos lang po. At marami naman pong mahinga ng tulong when it comes to injection, Sir, Ma'am Alo Flores. Ano po, mayroon po tayong mga party list na mapupuntahan sa injection. Congressional district po ninyo, yung mga senators po, PCSO, nagbibigay din po yan sila ng tulong sa injection po. Kaya sa ngayon, wala talaga akong problem sa injection, mga kabato. So yun, sana makapagbigay man lang din tayo ng informasyon. Huwag ka na po magbili, Ma'am Alo, basta ano lang po, tsaga lang po talaga sa pagpila. Yun nga lang talaga, tsaga lang po talaga sa pagpila. Si hindi din talaga biro yung magpila kasi napakadami din talagang nagpipila.
nagpila para makabil ng assistance. So ayun yung ano ng kidney transplant, mga kabato. Yung kidney transplant kasi, ito kasi yung pinakalunas talaga sa sakit ng kidney. Kapag ka napaka-fortunate ka ng isang tao na nag-kitty, ay isang buwan lang wala na, magagana na yung kidneys. So yun, yun talaga yung pinaka goal ko ngayon, na sana makidney transplant tayo. At gusto ko sana nga mapadali yung kidney transplant, kasi election ngayon eh, marami talagang mapuntang tulong ngayon kasi election. Pero napakahirap din kasi ng process, kasi nga dahil sa COVID, hindi rin madaling yung kidney transplant, kasi nga may COVID pa. Tapos meron pa yung bagong variant na Omicron. Pero yun, i-update ko kayo, mga kabato, kapag update sa pag orient ko, kung ilan talaga yung magagastos ng pera. Pero yun nga, yung parang clear naman talaga yung sabi ng Ginang kanina na kausap ko, kasi nga kahapon sila tapos mag kidney transplant sa anak niya. Yung donor daw ng anak niya ay yung kapatid, kaya napaka fortunate din ng anak niya, kasi kapatid yung nagdonor, kadugo talaga, same DNA, same blood type, ano pa yun, pareho talaga lahat, kaya hindi mahirap para sa mga doktor din at sa kidney niya na mag work out, kaya madali lang talaga at konti lang talaga yung gastos nila din sa gamot, kasi nga konti lang yung rejections ng kidneys na tinransplant sa kanya. So mas maganda talaga kapag yung nagdonor ay kapatid. Kasi pareho lang yung DNA. Mas maganda yung pareho lang yung DNA. Isa yung pareho lang yung blood type. So yun yung ano ng kidney transplant, mga kabato. So ayun yung injury. Kami talaga na dialysis patients, bumababa na talaga yung hemoglobin, at nakakapagpataas ng hemoglobin, yung madali talagang nakakapagpataas ng hemoglobin ay yung injection na ipotin alpha or recormon. Kapag mabilis talagang magbaba yung hemoglobin ng isang pasyente, dapat yung tinutupok talaga yung recormon. Pero nasa advice yan ng nephrologist doctor ng isang pasyente. Kasi kung walang advice ng nephrologist doctor ng isang pasyente, kahit binigyan ka ng recormon ng dialysis center mo na resita, hindi ka pa rin bibigyan ng murang gamot or pharmacy na affiliated sa malasakit center, kasi ang binabasihan nga nila ay yung medical abstract mo. Kaya kung napapansin po ng lahat ng mga nagpa-process ng medical assistance, ay hinahanapan talaga ng medical abstract, kasi doon po nagbabasik yung mga pharmacist. So ayan po. Ang oras, alas 12 na. Tingkain na naman, itlog yung ulam ko ngayon. So yun, kakain tayo habang naglalay. Kasi punta pa ako ng ngayon, malasakit center. Makuha ko ng injection at tinix ko na yung sikura malanyaon. Iwagan ko pa yung nakain muna tayo. Hindi pa nag-reply. Iwagan ko muna. Stop ko muna itong mga kabato siguro. Ayun, magbalik lang ako.
Tawagan ko muna si Cora Malanyaon, si Congressman Cora Malanyaon sa injection ko kasi nagano ako. Punta ko ng pad ngayon. Pag mabigyan ako ni Cora Malanyaon, Congressman Cora Malanyaon, punta ko ng pad ngayon. So yun, tawagan ko muna, mag-exit muna tayo sa live. Babay muna.